Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Super! Kinuyog ng mga Holdaper! Jeep na kanyang minamareho, pinagbabato! Reklamo! Aksyonan live sa Kilos Pronto! Kasama po natin sa studio ngayon si Albert Monroyo, isang jeepney driver, at ang kanyang konduktor na si Bonnie J. Crisostomo para humingi ng tulong. Ayon po sa kanila, kinuyog umano sila ng grupo ng mga Holdaper sa barangay Don Bosco, Sukat, Paranaque. Ano po bang nangyari? Magandang gabi po, Kuya Albert. Tsaka Bonnie. Nangyari po ito nung Monday po, nung yung linggo na to, gabi po, 11, mga siguro, mga quarter to 11, quarter 11 po. So, ang nangyari nun, pauwi na kami, sana nung gabi na yon, galing kami ng Alabang, pagdating namin dyan sa Paranaque, dyan sa sitio Pag-asa. Pag-asa, Zone 5, Paranaque, may humarang sa amin na dalawang lalaki na nakahubad, may short. Tapos nung huminto na kami, alaala naman, sasagasaan namin. So nung huminto kami, tumigil kami. So tinanong ko, kasi ako yung konduktor, tinanong ko sila kung sasakay ba kayo or hindi. Ba't kayo humarang? Eh, nagkaroon na ng ano, nagkasagutan. Yun, nagkaroon ng commotion. Oo. Sige, Kuya Albert. Bilang driver, anong ginawa mo nung nagkaroon ng konfrontasyon nitong konduktor? Yun na nga po, nung nakita ko na inano na niya, sinabi niya, di pala kayo sasagay. Sabi nung ano, nagagalit sila, bakit? Ngayon, nakita ko na medyo nagkasuguran na sila, kaya bumaba rin ako. Saka mamadali ko naman ng ano, hindi ko pala na neutral, namatayan kami na makina. Ay, yun pala, naka-headlight. Kaya doon, di na kami makarangkada. Pangalawa, nakita namin, sumugod na gutos lang, nang bumato na. Ngayon, nung bumato, pumasok kami sa jeep. Ah, nag-ulanan na ng bato ngayon, yung windshield namin, nandiyan may picture namin, wasak po yung windshield. Kuya Albert, dalawang kabataan na walang pang itaas ang humarang yun sa inyo. Ang humarang tapos una. May mga sumunod. Yun po. Nakatago lang. Yung mga ng bato. Sa tingin nyo, pakiwari nyo, ilang tao yun? Kulang siguro man, mga 20. Wow. Kulang 20 karami. Man. Nakita ko, parang di ko na naroon kasi sa... Nakita ko na lang. Umulan ng bato. Ang ginawa namin kung paano ako umiwas sa mga bato kasi napakarami, good ma'am. Kaya, sa katunayan na tamaan itong si Bonnie, may pakita mo yung ito ang maraming tama. Ayan. Siya po ang tumanggap dito sa mga... Anong tumama sa'yo? Haloblak po. Pinalo po ako ng haloblak dito sa bato. Oo. Yun. So okay. Ano ang basa ninyo dun sa ginawang pagharang ng sasakyan ninyo? According naman dun sa mga naririnig namin ng mga kasama ni Kuya na driver, hold up talaga hold yung ginagawa po nila dyan. Okay. At para Kilos Prontong aksyonan ang reklamo, nasa linya po si Police Senior Superintendent Eliazar Mata, ang hepe ng Intelligence Division ng NCRPO. Magandang gabi po. Good evening, Ma'am Nika. Police Senior Superintendent Mata, magandang gabi po. Ako po si Nika Alihar, kasama po si Alex Santos, sa ngalan po ni Bitag Bentulfo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa mga taga-pakinig. Magandang gabi po. Narinig niyo po ba yung complaint po ng ating pong driver at konduktor? Po, narinig ko po. Kaya lang medyo hindi ko maintindihan eh. Mahina yung ano nila. Okay. Lumapit po kasi sa Kinos Pronto si Mang Albert Monroyo. Ayon po sa kanya, habang papauwi na po sila ng kanilang bahay galing sa pamamasada ng kanyang jeep, ay bigla na lang po silang hinarang ng dalawang lalaki sa sitio Bagong Pag-asa, Barangay Don Bosco, Sukat, Paranaque. Ayon po sa kanya, nang mapahinto sila, ay bigla na lang po silang sinugod ng dalawang lalaki na hindi nakilala at gusto silang hold upin. Pero nanlaban si Albert maging ang kanyang konduktor at laking gulat nila nang biglang maglabasan ng iba pang kasamahan nito na mahigit sa 10. Dito na daw po nagkaroon ng pagbabato sa jeep at gusto po silang hold upin. Nag-complaint na po sila sa barangay, sinabihan po sila ng pulis doon at ng pulis na hindi daw sila matutulungan. Ano ba sinabi? Albert, sige nga, Kuya ano Albert. Sabi yun, pulis? Yung pulis mismo, sabi nila, sir, alam na daw nila yan, may ano dyan, yung hold upan, matagal na daw yan. Kaso, tapos yung nakarespond din namin na pulis na dalawa, sabi rin nila, mahirap daw
i-trace yung mga ano na yun. Kasi kahit yung barangay mismo. Oo. Mismo yung chief ng barangay, mismo nagsabi-sabi, nahihirapan din sila. Sa problema din dito, no? Nakuha niyo po ba yung pangalan ng mga polis na nagsabi sa inyo na ganyan? Nakuha niyo yung pangalan? Galit daw yung mga residente. Okay, ano, Kuya Albert, ano ang gusto niyong iparating ngayon kay Senior Superintendent Eliazar Mata? Anong gusto niyong mangyari? So, ang gusto po namin mangyayari doon ngayon dyan, sir, ma'am, na mabigyan talaga ng immediate na action kasi dyan lang po kami umiikot eh. Maaring abangan nila ngayon, pinagawa sa operator namin yung nangyaring wasak na windshield, walang napapanagot. Baka pag-ikot namin uli, yun na naman gagawin sa amin. O baka kami naman didisgrasya talaga. Yun po nang kinatakutan namin. Sir Mata, hindi lang kasi ito ang kauna-unang pagkakataon. Sa tingin ho nila, napakarami na pong nabiktima nito, mahigit 20 na ho siguro. Ano hong maaari po natin gawing aksyon? Eh ganito, narinig ko naman yung sinabi niya na parang hindi inaksyonan ng mga polis. Kaya nga, tinatanong ko po yung pangalan ng polis na nagsabi na alam nila tapos wala silang ginagawa, di ba? Na para mapanagot natin yung mga kapulisan dyan sa Don Bosco, Paranaque, na bakit hindi nila inaaksyonan yung mga ganyang bagay. Ganun pa man, kung hindi man nila aksyonan yan, una, pananagutin natin yung polis, pero aksyonan din natin kahit from the region or from the district manggaling yung polis para ma-aksyonan yung problema nila dyan. Sige, sir, tututukan po namin tong problemang ito. Marami rin hong kabataan ang involved dito eh. May mga minor de edad na kabilang po dito sa modus operandi ito. Sir, maaari ubang bigyan mo sila ng rumorondang pulis doon sa lugar na iyon? Sige po, pwedeng ibigay niyo sa kanila yung number ko para directly kausapin nila ako, makuha ko yung mga detalye. Sige, sige. Maraming salamat po. Bigyan niyo yung number ko ma'am sa kanila para mag-usap kami. Kung paanong ano yung mga detalye para ano yung specifics po nung reklamo nila. Maraming salamat po Police Senior Superintendent Eliazar Mata, ang hepe po. And thank you very much din po sa ating po mga complainants sa pumunta ngayon, sina Albert Monroyo at Bonnie J. Crisostomo. Maraming po salamat, sir. At sana ay maaksyonan niyan ng ating pong PNP.